na pala, Moonlight. Ang gwapo naman ito. Good morning, Moonlight. Good morning. Nakita ko yung mga painting niya dito. Natawa na ngayon, Moonlight. 15 years old daw. 15? Wow. Very good, ha? Pagpatuloy mo yan. Imaginin mo, Kikay, ha? Ikaw lahat gumawa niyan? Siya lahat gumawa niyan? Yes, kuya. Ito po, 14 years old po ako na ito yung ginawa. 14 years old ka nang ginawa mo yun? Last year lang. Tapos ito po, 12 years old ba? Yung maliit. This one, 12 years old ka. Anong edad ka ba, Moonlight, nag-start mag-painting? 12 years old po. 12 years old? Grabe, parang recently lang yun. Pero may formal training ka? Wala po. Ano lang po? Self-study lang po. Tinuturo. Wow! Sino nagtuturo sa'yo mag-paint? Sino nagturo sa'yo? Si Papa at si mga kuya ko po. Magaling din sila mag-painting. So family of families pala sila. Oh, ang ganda. Ito this one, yung hawak ko, ilang taon ka nang gawin mo to? Ngayon lang po yan. Kasama po kasi siya sa show ngayon po. Sa oh yes. I heard meron ka nga parang solo exhibit na mangyayari very soon. Tell us more about, kasi parang before, di ba na-feature din natin siya sa Ito Ang Balita. Meron ka na naging solo exhibit. And this time, magkakaroon ka, or parang naging part ka na isang exhibit, if I'm not mistaken. Pero this one, solo mo. So, tell us more about this solo exhibit of yours. Yung solo exhibit po kasi, may ano rin po kasi, may mga parang family rin po kasi yung exhibit na yun. Ah, okay. Kasama rin po yung mga kuya ko. Mm-hmm. Yung first solo show po ngayon, tungkol siya sa, yun nga po, yung modern... Yung ibig sabihin po kasi ng painting ko, ano po. Ito parang po, may pagkatulad sabi ni Angel, renaissance, parang ganun yung feel niya. Kasi yung ibig sabihin po ng painting, parang classical... Meets modern. Opo. Parang nagka-clash parang sila. Parang fusion. Oh. Ang galing. Parang yung ibig sabihin po ng classical na ano, classical na painting, siya po yung classical na discipline dati ng mga tao. Yun. Mm-hmm. Tapos yung modern contemporary art naman po, yun naman po yung yung modern society. Opo. Uh-huh. Siya yung modern society. Parang grabe, ang galing. Sinisira niya yung discipline ng classical dati na dapat yung example po, dapat yung bata umuwi na maaga, ganun. Aha. Kadalasan ba ng mga paintings mo, ano, Moonlight, ganito yung mga tema or meron ka pang ibang mga styles? Sa ngayon po, ganyan po yung style na ginagawa ko. Kasi learning process pa rin po kasi ako, nag-aaral pa rin po ako. Kasi sabi nga po nila, pag gumagaya ka nga po daw ng mga, kung gusto mo matutunan yung process ng master na yun, kaya kailangan mong gayahin yung painting niya para malaman mo po yung style mo mismo. Style. Ako tinatanong ko kanina kasi I'm not very familiar with yung mga strokes, yung mga styles. Ito, ano bang ginamit mo dito? Ito ba yung acrylic na tinatawag nila? Or ano ba yan? Sorry, hindi ko familiar eh. Oil paint po. Oil paint? Traditional na ginagamit po talaga ng mga artist dati. Pero most of the time, that's what you really use. Oil talaga. Opo. Yun po yung pinaktis sa akin ng mga kuya. Mag-oil po talaga na. Kasi yung passion ko po kasi nung una, ano po talaga, yun po talaga yung gusto ko, yung mga classical na painting. Kaya inaral ko po yung, pati yung traditional na ginagawa nila. Kasi yung pag sinabi mo classic, most of the time, oil yung ginagamit. Yun po talaga. Dito sa exhibit, how many paintings ang makikita namin na gawa mo? 10 pieces po na painting siya. Tapos iba't pieces. Ibang size din. Oo. May theme ba yan? Yung team niya po kasi prodigium eh, parang prodigy yung ibig sabihin. Ano ibig sabihin mo? Sorry. Oo, ang lalim. Yan ba yung ano, yung the next generation? Parang ganun ata eh. Prodigy po na ano. Kunyari, yung bata na nagpe-paint. Moonlight, matanong ko lang ah. Nako, curious lang ako. Pwede ba kami magpa-sketch sa'yo? Pwede ba kami magpa-drawing sa'yo? Pwede. Oh. At tumatanggap ka ng at mga trabaho. At din, talaga. Hindi kasi normally, pag mga talagang ganyang level na kasi at 16 ka na ngayon, di ba? 15. At 15, considered na siyang professional. Normally, pag mga professional na ganyan, may ano yan, parang manager ba ang tawag sa ganun? Handler? May ganun ka na ba na dapat doon? Na pwede diretso sa'yo? May ano po, may humahawak po na. May humahawak. In gallery. In gallery. Ah, mo naman. Under a gallery. Oh, okay. Itong mga paintings ba to, are you ano, for sale na ba sila? O pang-collection lang muna?
For sale, eh, yung dalawa po, for sale, yung ito po, ano na po yun, solid na po. Solid na po. Naku, Kikay, mag-ingat ka. Naku, kaya ngayon na ingat ako dito, Meron na palang may-ari niyan. Opo. Ayaw mo ng landscape? Or... Mas na, ano po kasi ako sa portrait kasi idol ko po si, ano, Rembrandt. Si Rembrandt. Mas ano po kasi sa portrait, mas magaling. Parang, sabi nga po nila, pag naaral mo daw yung expression ng portrait, parang kaya mo na magkwento ng story. Yung emotions. Hindi ba parang mas mahirap actually ang portrait? Kasi, well, oh, yung expression sa mukha eh. Because of the expression, yes. Exactly. Oh. Kaya ang galing-galing mo. Pero kuhang-kuha niya, no, correct. Monica? Ang galing. Oo nga pala, saan ba tong exhibit mo? Sa BGC Shangri-La the Fort. Yun sa... Wow! Ayan, talaga? Ayan, kailan ito mangyayari? Sabado po, bukas. So, bukas August 19 na? Po. Oo. What time to open sa... Is this open to the public o kailangan ng registration? Wala naman, open naman po siya sa public. Ano po siya eh? May pilates. Walang entrance fee. Okay. Hanggang kailan yung exhibit mo? Bukas until? September 3 po. Ah, pwede. Mm. Para pag nag-date kami ni Dudong, abot kami dyan. Oo. And 5 to 9 p.m. open yung kanilang exhibit. Diba? Ah, pwede daw ba bumili si Doc Joseph ng painting mo? Pwede po. Binibenta mo ba yan? Yan, nabili na yung matanda. Yes. Magkano yung ganun? Yun, magkano yung binibenta yun? Ito po kasi... Friendly price, ah. Friendly price. Don't be shy, Moonlight. Hindi, magkano yung ganyan? Magkano benta niyo sa ganyan? Mga 20 po. 20 po? May presyo rin. Magpapapicture na ako dito para pagkaano. Ganda rin. Feeling ko dumagdag yung presyo kasi hawak ko eh. Kasama din ako dyan. Renta nga yan eh. Nahinawakan mo na yung 20. Oh, you get the painting, you get Kikay for free. Pero, like, naalala ko yung kwan, yung mga pinipaint mo, yung mga lumang mukha. Well, ayaw ko sabihin lumang mukha, pero parang 19th Renaissance po, yung face. Meron kang mga bagong, let's say, modern personalities na... Siguro po, ano, pinaghahandaan ko pa lang po kasi, nag-aaral pa lang po kasi ako ng mga classical na discipline. Pero siguro, pag tumanda po ako, mag-iba po ako ng... Sarili kong composition na po siya. Hindi yung ano eh. Kasi pero maganda kasing pang ano eh. Magandang pang display. Portrait talaga yung mga ganun. Uh-oh. Alam mo yung mukha ni Rina? Bisa mo ng mga ancient. Kasi, ano, another question. Parang Marilyn Monroe. Another question eh. Mga Europeans. May Asians kang mga inspiration? Portrait. Wala pa po. Wala pa. So more Europeans. Kasi parang dun nga po nanggaling yung mga lahat ng technique ng classical inspiration painting. Inspiration mo. Subukan mo mag-drawing ng isang ano, igurot o kaya yung Aita, gano'n. Sa culture. Patingin mo kung ano yung magiging itsura. Yeah. Eh, iba kasing touch nung ano eh. Pati yung... Pati yung pagkapili niya ng ano, lutang na lutang. Meron akong nakita siya, finiture natin kuya, dun sa dati mong exhibit na sinalian. Medyo malaki. Tapos parang may parang naka-emboss ba na something? Tama? Ano po yun? May dirt siya. Oo, ang galing nun. Sobrang laki. Ano na ba yun? May-ari na. Nasold na. Actually yan, bakit ba natuluan yan ng ano? May meaning daw yan, kuya. Ito di ba modern? Modern contemporary art po kasi ganyan yung mga style ng pagpipinig. Natutulungan. May something different. Parang something different. May touch of color. Kala ko, natuluan eh. Sayang naman yung painting. Kaganda-ganda, natulungan. Yung model, may kapangalan ba yung taong kinunan mo ng portrait? Si Padre Damaso yan eh. Kaya nga eh, Praile eh. Parang gawa po siya ng ano eh, ni... Rubens po yata. Eh, yung hawak mo? Ito po, Velasquez po. Velasquez? Si Regine? Oh. Eh, ito yung hawak ni Monica? Nakalimutan ko yung artist, pero matagal na din po siya. So you copy paintings already? Kinakopy ko po nice. Kasi siya para maintindihan ko po yung process nung pagpipaint niya.
Okay. Yun po yung... Namamangha ako, bata-bata mo pa, talented ka na. Ako tumatanda, wala pa rin. Sticks lang ako. Ang galing-galing mo, Moonlight. We are very, very proud of you and we are excited kasi we are very sure marami pa kami makikitang marami pang achievements alam bata mo pa and marami ka pang magagawa in your life. So, again, this, your exhibit will happen on August 19, no? August 19 hanggang 23. Until sa September. September 2. September 3. Gather. And... Saan ulit? Sa? BGC Shangri-La the Fourth. BGC Shangri-La the Fourth. Sige, we'll 5 see to 9 you there. Thank you. Thank you so much. Thank you. Salamat. Na-inspire ko.